at hindi ito masyadong maramdaman ng motorista kasi nga ang daming nakabinbin sa dealers. Alam niyo 'yon. 'Yun ang problema. Kahit ilabas namin ng plaka, naiipit sa dealer. Aminado naman yung ibang dealer na nasa kanila. So, inakusap namin yung dealer talaga. Hindi ka namin yung tali. Pag kayo nahuli, pasensya. Naging malinaw na sa atin ngayon, itong usapin ang walang plaka ng LTO. Dahil ating napag-alaman, ang panggigipit sa atin na mga dealer na ating binibilhan. At kahit paman cash ang iyong pagkabili, ay ilang taon ka pa rin maghihintay na darating ang plaka. Ganito na lang, Asek. Siyempre, partners tayo. Pag may nagsumbong sa amin, katulad nung dati, at sabi nung rider, "Sir, pabalik-balik kami, walang plaka." Tapos pag tinulungan namin, lalabas. Magre-report kami sa inyo para bigyan nyo ng sanksyon. Kung malaking bagay sa amin yan, kasi yung aming hotline, hindi naman lahat nakaka-access ng hotline. Yung mas magandang hotline yata, true nyo na lang. Magandang site ka. Alam mo ba ang magandang? Magandang yan, sabihin nyo sa amin, kami na maghahanap ng plaka nila. At saka, by the way, for your information, Brother Matt, Brother Jerry, pag may nakikita akong barubal na motorista, katulad nung huli, nagkaroon ng argumento. Nung palis na, intentionally, binangga yung rider. Yun, pag pinadala ko sa inyo, immediately may action kayo. Shokos. Meron nga, yung nakapara lang siya dun sa daanan ng bike lane. Bike lane. Sinokos na rin namin. Kasi masyadong matapang eh. Siya nangamali, siya patagalan eh. Ayo nga, no? Nee, at least nakita ko naman, mabilis kayong umaksyon. Hindi, magpaganda nga yun. May hotline po kayo? Meron po. Siguro, ganito ang pagkakaiba. Nung hotline ng LTO, may hotline kayo. Pag nagsumbong sa inyo, siyempre, di ba? Ibig sabihin, nagsumbong, may problema. Sa amin, pag nagsumbong, may problema din. Ang kaibahan lang, on your part, government kayo eh. Sa parte ko, sa advokasya, privado. Eh, pag mali ang huli, binibigyan namin ng danyos. Eh, hindi nyo kayang ibigay yon. Eh, siyempre. Ano? Yun ang pagkakaiba. Kaya hindi magsusumbong sa inyo. At kapag hulugan naman ang pagkakuha mo sa dealer, ay mas lalo pang gigipitin ng dealer hanggang maging fully paid ito. Meron ding ibang dealer na kahit paman fully paid na, ay wala pa rin plaka. Kita ko yun, kayo nag-aabogado pa. Oh. De, pero kung mas marami kang follower eh. Siya yung magandang hotline. Hindi, kung sabi sa, naman... Kung reklamo sa inyo. Asek, sabi, ba't pag tumulong si Congressman Busita, pinapakita pa sa video. Ganito ang explanation ko, Asek, bilang kaibigan, okay. Director, bilang kaibigan, para malinaw sa inyo, talagang sinasadya ko po. Bakit? Pag si driver humingi ng tulong sa amin, mali ang apprehension ng lokal na pamahalaan, may multa na 5,000. Yung nakipagkita ko, diniscuss namin with concerned agency yung issue, tapos hindi ko binigyan 5,000. Siyempre, yung driver mo, pag may problema, batatag pa kay Congressman Busita, wala naman palang kwenta. Kaya talaga po, pinapakita. That's the problem. Ito lang yung bagay po. Pero yon pag naibigay ko, naka-off camera na. Pare, baling mo niya. Sasabihin ni Asek, ba't walang nag-expose yan? Sige nga, expose mo yung congressman. Di ba? Yeah, issue and check eh. Walang pondo yan ha. Fancy office lang yan. Tapos si Asek ano. Hindi ko alam yun ha. Maganda yun. Tapos napansin mo ba pag may inaksyonan, ang daming nagpapapicture sa akin. May advance party ako. 100 yun. O, papicture. Dadating si congressman. O, 100. Para saan to send? Papicture kayo ha. Para ang dating, popular ako, di ba? Ang daming sumasalubong. Bayad yon. Oo, bayad yun. Pero ito yung hotline mo. Ito, tutok ko. Yan ang hotline namin. Wala hotline.
messaging lang, walang call eh, kasi para pag-message, 24/7 yan. Ngayon, ating napakinggan, galing na mismo sa LTO, na binibigay na nila sa mga dealer. At kung ating hanapan ng plaka ang dealer, sabihin naman nila na wala pang binibigay ang LTO. Nakita niyo yung command center na nito? 24 oras yun. Isa lang talaga ang kulang dito. Pag nagsumbong set, may problema. Yung pera ang isa. Diba? Alam, yeah, dito, ang problema kasi nga, government kayo. Kahit hindi mo paper license, may nilapit din kasi si Pong, dati ka paper license. Pwede po dito, idulong po nila dito para may paprint na po. Ang ginagawa namin po, kung sila pipili, paper license, dito na lang paprint. Tapos, papalablan sa kanya, you can pick it up at pwede mo pick district office. Kung gusto niya, pa-courier na lang. Pipili siya ng courier kung sino gusto niya. Kaysa pati yung lang siya problema. Ang gusto ko lang sa inyo eh, basta may dinulog at tama ako. Hindi ka nagdadalawang isip na, eh. Nag-iintay nga ako ng mali para makakomenta ko. Kaya chinek ko yun, yung sa non-pro, yung sa student drivers. Kaya nagduda ako, alam ko pro yan eh, di ba? Chinek ko talaga eh. Tama ka lang. Eh siyempre, ang head ng LTO, abogado. Ang executive director ng LTO, abogado. Pag sumablay ka dyan, yari ka. Pag in-interview yan ng media, yari ka. Pero yun, siguro nag-aaral eh. Eh, di kami makaligtas eh. Oh. Bob, thank you. Thank you, sir. Till next time. Oo, thank you. Thank you. Thank you, boss. Hi, Napo. Ang gulo talaga pag may sasakyan. Hahaha. Mga idol, ilang taon ka nang walang plata. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page at ating YouTube channel para updated po kayo sa susunod nating mga video.